Hi guys! Gusto lang namin i-share habang nag-garden si Daddy, pag-usapan natin kung paano kami nakarating dito sa bansang New Zealand hanggang ma-residente kami. Ayan, dumating ako November 2017. So, nauna si Daddy dito. Dumating siya 2014 naman. So, 10 years na siya dito sa New Zealand. Nag-apply dito si Daddy as a student. So, nag-aral siya. Yung student visa, mag-aral ka ng isang taon. Anong estudyante nga siya? May allowed na 20 hours na. 20 hours na lang. 20 hours na pwede mag-work. Hindi ka pwede lumagpas na. Oo. After nung dumating ako dito, naghanap ako ng part-time. Oh. Tapos sa part-time na yon, nag-ano ako na cleaner sa hotel. Mm. Oh. Yung visa kasi namin na student visa, after mo matapos, magkakaroon ka ng job search. Oh. 1 year yun. Pwede ka bibigyan ka ng isang taon para maghanap ng trabaho. Tapos pag nakahanap ka kagad, pwede ka naman na mag-work. Kasi yung job search is full-time pa rin naman yun pwede. Mm-hmm. 1 year ka maghahanap ng work. Pero kung sa umpisa pa lang may magsusupport naman sa'yo, di mag-work ka ng full-time. Mm-hmm. O, nung patapos na yung job search ko, nung ka mag-a-apply ng work visa na yung kailangan ng employer. Sponsor. Mag-sponsor sa'yo. So, sinubukan kitang, tapos, nung naka-work visa na ako, sinubukan kitang i-apply. Kaso, decline. Na-decline kasi hindi pala pwede. So, ayun, sumubok si Daddy ng working holiday visa last 2017. So, nai-apply niya naman ako. Nakapasok tayo sa 100 slots na swertihan. Diba in-apply, diba na-decline nga ako? Oo, na-decline ka. Tapos, yung kakilala ko sinabi na, try, bakit di mo subukan yung work holiday? May nagsabi sa'yo. Isang beses lang yun sa isang taon. Oo. 100 slots lang yun. Mm-mm. Tapos, tsambahan lang. Okay. Online lang yun. Basically, hindi, i-explain ka sa'yo. Okay. Kasi hindi mo pala namang kwento ng asawa mo. Talaga? Oo. Oh. Okay, yun. So, yun. So, sinubukan ko, pabilisan lang naman, natanggap ka. Tapos, nung na-accept ako, parang, ano ba yung requirements mo? Ano lang naman? Parang x-ray lang, medical, Mati lang ang requirements pag doon. Oo. Tapos, pumunta lang ako sa Tapos, embassy. Yung condition ng visa mo, 3 months lang sa isang company, pwede kang mag-work. Tapos lipat ka ulit ng bagong company. Ay, yung unang pinasukan ko, nag-hotel din tayo. Naging cleaner din, housekeeping sa hotel. Tapos after noon, nag-work tayo as caregiver. So nakapasok naman tayo. Pero bago yun, nagre-review ka na for English test. Para makaging nurse dito sa New Zealand. Oh, kasi hindi tayo ma-residente dito ng caregiver lang. May higpit pa kasi dati. Kailangan nurse. Oo. So, yung way para ma-residente tayo dito is yung pagka-nurse mo. Pag-nurse, oo. Ayun, 2017, tapos dumating tayo, nagka-work visa. And then, 2019, nung na-receive natin yung residency, pagka-residente, nakabili ng bahay. Mag-a-apply na rin tayo ng citizenship this year. So, ayan. Hindi rin ma-easy yung pagpunta namin. Basta may sipag at tiyaga, tiwala lang sa Diyos. Focus lang sa goal.